Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Vilena. Beauty in you. Naginip na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to Face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta po sa lahat ng ating mga kasausawan sa buong mundo? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa buti? Sa Ocorayan, ready na rin ba? Abay, mukhang excited ng mga kumare ko dito, Hans, kayo. Ang mga ate ko, Chan, excited na rin. Sawsawa na. Saan pa tayo? Ay, face to face na. F2F Craze. Ibig sabihin, mas lumalaki na ang bilang ng mga Pilipino po na natututo tungkol sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. At syempre pa, sila ang mga masugid na nangunguna pagdating sa kwentuhan ng mga isyong ating pong tinatalakay at masipag din sa pagbibigay ng mga comments sa ating fanpage sa Facebook. O, etong isa sa kanila, galing kay Alan Nathaniel de Guzman. Sabi niya, Dear Chang Ami, tunay po talagang kagiliw-giliw ang inyong programa. Nakakahatid ng aral at sumasalamin sa realidad ng buhay. F2F po ang number one na programa na inaabangan namin sa buong linggo dito sa Dubai. More power po sa show ninyo at sana magtagal pa. Ito, nakaabang na. Sabi niya, sana tumagal pa ito ng napakahabang panahon. Regards po kay Sir Hans Mortel at napaka-energetic niya araw-araw. Ay, oo naman. Regards po sa Trio Tagapayo at sana dumating din ang araw na dito naman kayo makipag face-to-face sa amin sa United Arab Emirates. Naku, maraming salamat po sa mga kapatid natin dyan. Talagang thank you sa araw-araw na suporta ninyo at pagbibigay ng komento sa aming fanpage. Napakasarap pong pakinggan ang inyong mga reaksyon. At sana nga, tayong lahat, di ba? Hindi lang ako, si Hans, ang Trio Tagapayo, mga nagiging bisita, tayong lahat po, magawa natin kahit paano na isabuhay natin lahat ng mga magagandang aral na ating napupulot sa bawat isyong napapanood ninyo para naman na maging maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. O, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang ready pumunta sa UAE, anumang oras, anumang araw, ang leader ng F2F Craze, walang iba, kundi si Hans Mortel. Nako! Actually, kinakabahan na akong bumalik sa Dubai. Nakapunta ako dyan isang beses noon. Kaso, ang inaasahan ko mga susunod sa akin, hindi yun ang sumunod. Aba, naglalakad ako. Ang sumusunod sa akin, camel! Nakakaloka, ayoko. Kinakabahan ako. Pero kung kasama ka, Chang, at itong tatlong susunod kong ipapakilala, aba siguro, magiging mas confident ako. Ang atin pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang atin namang family counselor and expert on psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida! Mga sausawero at sausawera, magbigay pugay sa ating trio, Tagapayo! Naku, nasabi ko kaninang sensitive, kasi Chang Abay, involved nga ba talaga ang pangbubugaw sa usapan today? Nalaman ko nga rin yan, Hans. Pero itong isa pa, dahil nga itong dating magkaibigan, mula sa awayang cellphone ay umabot sa bookingan ng kanilang naiibang ang racket.
Abay, anak ng kalituhan, bakit naman umabot ng ganyan? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Ang issue ng sirang cellphone ay nauwi sa issue ng... Ang bilis na loba, nangako siya na kukunin niya nga, tapos hindi natupad. Pumunta ako sa kanya, sinabunutan niya ako. Hindi siya walang gumamit ng mga ganitong cellphone eh. Pag nagkakasalubong kami, kung ano nung sinasabi niyan, parinig, kung ano nung mga salitang hindi na maganda. Kaya ikaw ang bugaw. Kung kinakailangan, basagin ko yung mukha mo, babasagin ko pa ulit yan. Mainit na batuhan ng dating magkaibigan. Yan ang ating tututukan dito lang sa Face to Face! Mga ka-face to face, pilay daw ang kanyang tinamo mula sa pananakit ng kaibigan niyang Balasubas. Bakit naman kaya? Narito po at ikukwento niya sa atin ang nangyari. Si Teddy Constantino Aube, pasok! Please, please. Teddy, saan ka napilayan? Dito ho. Anong nangyari? Ma'am, kasi ganito yung binenta niya na ako ng cellphone noon. Then, ayun nga ako. Sino ang nagbenta sa'yo ng cellphone? Si Doming Domingo Damo. Okay. Kaibigan then, mo yan matagal na? Mga 1 year, mayigit na rin ho. Okay. Eh. Ayun nga, sabi niya sa binentahan akin. Binentahan ka niya? Binentahan niya. Magkano niya binenta ang cellphone? 1,000. 1,000. Okay. O anong naging problema? Ang problema ho sa cellphone, ayaw mag-charge. Tsaka yung battery lobo. Ano yung battery? Yung battery niya, lobo na. Anong lobo? Bakit? Lobo na ho. Ah, na-overcharge na, kumbaga. Yung, paputok na. Okay, so bakit hindi mo inireklamo kay Doming? Yung araw pa lang na yun, yung binili ko sa kanya, sinusoli ko na. Kasi din nakasanla ho yun ang 500. Eh, kailangan na kailangan niyang pera kasi sa lending. Ah, may hulog na. Siya sa lending. Yes, okay. Ma'am. So, hindi niya binalik ang 1,000. Hindi niya na binalik sa akin. O anong nangyari at bakit nasaktan ka niya? Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang ito. Oh. Binigyan niya ako ng palugit 1 linggo. Okay. Puro pangako. So, hindi ka niya nabayaran? Hindi yun, ma'am. Paano nangyaring nagawa niyang saktan ka at pilayan ka? Hinanap ko siya doon sa bahay niya. Nakita niya ako. Binungangaan niya ako na binungangaan. Uh-huh. Nagsalita na rin ako. Doon niya ako, sinabunutan. Inikot-ikot niya yung ulo ko. So, dahil doon sa nangyaring awayan niyong yon, gaano katotoo na sinasabi ni Doming na may mga kinalat ka daw ng mga balita tungkol sa kanya? Ay, ma'am, totoo yung sinasabi ko na ano, yung ganyan. Ano yun? Yung tungkol sa babae sa Korea. Anong babae sa Korea? Yung sinoshow up. Anong sinoshow up? Para, ano, dadalhin sa Las Piñas. Kung mapili, doon pakakasalan na. So, nire-reto nyo yung mga babae na Pilipina dun sa mga Koreans. Sino gumagawa nun? Si Ate Len, yung asawa niya. Asawa nung Doming. So, yung kinalat mo na yon na sinasabi mong trabaho nung Lenny, wala namang kinalaman si Doming doon at ikaw? Na... Hindi ho, ako nagbibigay sa kanya ng ano, babae. Ah, di sangkot ka nga, di kasali ka nga. Ako nagbibigay sa kanya ng babae. So, kasi inaano niya sa akin para magkaroon din daw ako ng hindi, okay, sige. Ganito lang ha, Teddy. Liwanagin mo sa amin. Kasi hindi namin alam yung bagong pakulo ninyo. Oh, yung bagong show up na yan. Paano ba yan? Ma'am, kasi ganito yan. Sabi niya sa akin, sige, para magkapera ka, bigyan mo ko ng babae. Paano ka daw magkakapera? Pag napakasalin babae, pag napili, doon na, magkakapera kami doon. So, anong kailangan na kwalifikasyon ng babae? Anong edad? 24 hanggang 25, hanggang 23. Baka naman 18 to 25. Pwede. Hindi pwedeng 18. Anong edad? Ay, pwede rin, ma'am. Pag at tataas. Anong pinakabata? Anong pinakabata ba na ano mong babae doon? 16. Hala! Eh, Teddy, di ba ikaw nga nagsabi may patakaran 17, 18 pataas? So, ba't ka nagbigay ng 16? Alam ni Doming yun na bata pa yun. Okay, so palalabasin nyo lang na 18 siya, ganon. Paano ba ang sistema? Ulitin ko ulit, Teddy. So, magbibigay ka ng babae na kailangan ng edad 18 pataas, pero nagbigay ka ng 16. Okay. Tapos noon, kailangan, syempre, single. Tapos, titignan ng mga Koreano kung sino mapili doon sa mga babae. Then, pag napili yung isa doon sa kanila, pakakasalan yun na akit ang bahay sa bahay ng babae. Papakasalan. So,
pag sinabi mong papakasalan, dito o sa Korea? Dito tsaka sa Korea. Ah, okay. Paano kakikita doon at paano kumikita si Doming doon? Pag napakasalan yung babae, yun. Yung napili. Sa iyo galing yung babaeng napili, may komisyon ka? Meron. Magkano? Mga G's o kung magkano bigay ng babae. Ah. Bakit? Magkano kikitain ng babae? 30 to 20 mil daw eh. 30 to 20 mil? Million? Thousand. Saan manggagaling yon? Ibibigay ng Koreano? Parang alawa. Parang ganun, Koreano. O, so parang alam niya na binibili niya yung babae, ganun? Basta sinasabi lang mo sa akin ng babae. Kasi ako lang nagbibigay sa kanya ng babae. Ah, mabuti pa siguro, tanungin nga natin kasi nalilito si Teddy at ako'y nalilito na rin at hindi ko maintindihan ko itong bagong sinasabi na to na show up. Parang fixed marriage. Parang fixed marriage lumalabas. O mga kasawsawan, tawagin na po natin ang diumanoy na nakit at nagdulot pa ng pilay kay Teddy at sinabi nga ni Teddy na kinalat niya na meron palang karakitan itong ginagawang medyo kakaiba. Magsalita ka na nga, Doming Damo, pasok! Bakit pati yun? Bakit pati yun? Sandali na! Ha? Bakit ang ginagawa mo? Di ba ikaw ang nagsasabi ng babae? Ikaw? Pero ikaw ang nagsasabi ng babae, di ba alam mo? Pero ikaw ang nagsasabi sa akin para magkapera. Pero siyang tanong, Doming! Nagpapadala ba kayo ng babae sa hindi. Korea? Hindi po. Ano yung show up? Hindi ko po alam sa sinasabi niyan. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Pero, diretso ang tanong ulit, pinilayan mo siya? Oo. Bakit mo siya pinilay? Kasi nga, talak siya ng talak sa bahay namin. Ano tinatalak niya? Yun tungkol nga sa cellphone. Abay, lilinawin ni Doming ang lahat ng mga paratang sa kanya at lahat ng kanyang saloobin. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang Face to Face. May dala-dala silang mga kung ano-ano mga ka-ekikan doon. Ano yung mga ka-ekikan? Mga regalo, pagkain, may cake, kung ano-ano doon sa... Nagpainom pa doon sa bahay, nagpainom pa yung Koreano. Namanhika ng gusto, kasama kaya lang... Kasama namin yung boss na... Bakit silang... gusto ng mga Koreano na Pilipina ang mapangasawa nila? Harapin mo, Face to Face! Face to